de the bar. Oh, no! What's up? What's up? This is Ann Calamanang, nag-iisang fruity ng Bruce Point, and I'm living in the most diverse place in the country, province of Palawan. For today's video, mga bayang, gagawin natin is kukuha tayo mga bina mga wild vegetable kung saan na free lang nating makukuha sa kagubatan. At the same time, mga bi, ay kukuha tayo para may pang-ulam tayo mamayang gabi. And mga bi, sino nga bang ating makakasama sa ating episode for today ay walang iba ang mga brikat ng Palawan. Walang iba. Hi guys! So ayan mga brikat. Ay, may kasama sa kami. So ayan mga bi, aside from sa mga wild na mga halaman at saka mga gulay dito mga bi, kukuha rin tayo ng mga shells. Mga like, shells like kuhol. Kuhol! Para kuhol. So ayan mga bi, ito nga ang ating makakasama sa ating vlog today. And mga bi, samahan nyo kami upang magtuklas naman ng mga panibagong mga bagay-bagay dito sa aming palibot. At yes, the same time talagang napaka-diverse ng Palawan pagdating sa mga iba't ibang klase ng mga halaman na kung saan pwedeng mga edible and non-edible fruits and vegetables na rin. So mga bi, talagang ito ay isa namang isang paglalakbay na naman, panibagong kaalaman at panibagong tuklas para sa atin kinabukasan. At mga bi, samahan nyo kami upang kumuha na lamiding. So start na tayo? Lamiding, ang kukunin pala natin mga bi is lamiding, pako-pako, kuhol, and bamboo. Walang pako-pako. Shoot ka, walang pako-pako. Ano pala mga bi? Pako sa tindahan. Tambo or labong mga bi, at saka mga kamis-kamis na rin mga bi, and other fruits mga bi, talaga samahan nyo kami upang umuha na. Tara na. Let's go! So ayan mga ka-fruity, dito na nga tayo malapit sa may lamidingan. Kung saan mga bi, kukuha na tayo ng gulay magbanda roon. At medyo maputik-putik mga bi. Yung kasama naman mga bi, naglublob na sa kanal. So ayan mga bi, si James Leon Show ay naka-panty-panty. Let's go! Hala, oh my God! Hala, putik bi! Aroy ang kuko! Hala, putik! Di ba nagbaha na karaan? Oo! Ano? Ano to, Obi? Hala, oh my gosh, kinakabahan ako, wait lang. Ang kumuli sa bunga nga mo yun, eh. Mauna ka ako, Japit. Wait, ando mag-jacket daw ako, Bip. Naluka ako, suba actual mga burikat. Sobrang lalim dito mga burikat. Ay, may kumunoy! May kumunoy? Ay, kumunoy! Meron ito! Wala, ay makla. Ito ang article mo, ang ganda-ganda. Ano ba yan? Wow! Hindi ka gaba? Eh, ba't yun? Ano, may dalag, may tilapia! So yan mga bi, dito na tayo, pandami mga water lily at iba't ibang mga halaman talaga mga bi. Ay, putang na bakla! Ayaw ko na malalim! Ouch! Oh my God! So ayan na kakuha na tayo. So ayan mga bae, dito na tayo kukuha ng lamiding. Grabe makukuha ng... Mas marami pa yung chika. Dito na mga burikat, dito mga burikat, maraming lamiding, marami pong lamiding dito mga burikat. Oh my God, ang dami namin nakuha. Ah! Saan dyan? Mga bakla! Si Japit na agad ang putakti! Nakan ka ba? Wala! Saan putakti dyan, Dai? Dulo! Walang putakti dyan! Natusok pa yung legs! Hindi, legs gaga. Alimango ka, di ba? Ikaw urong ko pa! Dala mo yung lamining, oo! Oh. Ko! Ito konting vlog na puro kabaklaan. Magwa tayo, nakakalukas ka. Oh my gosh. So ayan mga bi, dito na nga tayo sa may lamiting ha. Sige, lang. Oh my God, bakla talaga pag... Ay! Yan na yung putakti! Saan dyan yung putakti? Ayun! Saan dyan?
Marami? Marami! Saan dyan? Saan dyan? Ay, hello! 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 Ang dami bakla ito! Kamay! 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 Yung putak! Oh, mga tula! Oh my God! Baka hindi siya malalim. Alam mo na lang kung nanuka ako sa content na parang buwis mo yung content ko. Sweet song ko! Ito ah. Ito kaya ito ah. Ito magkuhaan? Oo. Ito ayan mga bitch yung love me din. Ayan siya mga bi oh. Yan. Balibing, hindi balibing. Ay, so may mga bulikat. Ay, ganito itsura niya, Bing. Uh-huh. Ay, astig. Para dito. Bakla ka parang talbos lang to ng mangga. Huwag mo kayo pinagluloko. Anong luto rito, Bing? Nahaluan ng sardina, ha? Adobo, apretad na, diruguan. Oh. So, ayan mga Bing, mas marami pa yung natika namin kung saan, kung para sa nakuha. Kasi mga Bing, may putak. Japit, medyo malayo na yung japit. Bakit ito malayo na? Kaya ito kami natin. So, yeah, si Japit yung ating tour guide mga Bing. So ayun mga Bing, ito pa oh, meron pa dito banda. Japit, bakla! Ito mga Bing oh, ang ganda ng dahon niya. Ayan, ayan. So ngayon mga burikat. Pamilya siya ng mga pearls. So ngayon mga burikat, magpanta tayo mga burikat ng kawi oh. Hindi, diba ano oh. Wala silang kuha kawi na. Ayun ha? Ayun oh, bilang. Ayan, ginabi ko yung mga burikat. So ayun mga kaputi oh, ito na. Yan, may nakukuha pa rin tayo. Oh my gosh, nakakaluka yung content mo dahil. Pamatay. Medyo nahirapan tayo, medyo nakakahirap ng konti kasi maglusong-lusong sa tubig, medyo marumi-rumi pa. Medyo may... Hindi naman tayo nag-inarte kasi ang kate kasi ng tubig dahil. Tayo, hindi ako malinis ba ito, marumi? Mm-hmm. So, doon, Japit rin na. Tugtong na natin si Japit Burikat mga Bing. Ah! Oh my God! Yung itlog! Kumakla ka ng tubig! Bitlog, B! Sorry, yung itlog mo, mamaok. Oh my God! Bakla mababaw na yun! Bakla mali! Bakla abot na! Itlog ko na! Basa na! Mababaw pa na yun! So ayan mga B, dahil wala tayong makukuha ngayon mga B. B, baka may kumunoy dyan! Huwag mo na magsakay! Saan lang kaya? Saan naman namin labi, B? Saan dyan? Saan ang kaya? Ah, dito po ah? No! No! Saan yung daan dito? Pero saan lang kayo? So ayan mga kaprote, talagang nakakatawa yung pagkuha natin ng ano ng lamidin kasi nga gabi yung sakripisyo. May naglulublub. Huwag ka mo na magtawid. Nagasayaw-sayaw yung tulay natin. Nagasayaw-sayaw mga bi yung tulay natin. Hindi ako mamalambi. Oh my gosh. Kolalim! Pero yung legs! James, wag mo na dito po eh! Bagaya mo na! Baka na ba? Dito po! Saan ka na? Sumama ka na! Tara! Kaya mga B, hindi ka may banda? And of course mga burikat, pasensya na mga burikat, medyo maputi talaga so far mga burikat, yung legs ko mga burikat, naputi ka na dahil sa inyong ginagamit yung beauty products. Masayang na na. Dito ka na, kamaya ka na maghuga. Aray! Aray! Diyos ko, daming tinik. Ako natusok yung legs ko. Dito ka na bakla ka. Ang daming gula dito mga burikat. Dito tayo, kabila, baba tayo. Oo. Eh, bakla, ito mga video. Ay, ito ah.
Ito yung lamiding mga bihan. Saan mo? Grabe, hininga na rin yan. Ako ha? Gabi ka na, toothbrush naman ako. Grabe naman, nakakafeed naman ito, punyata ako. Nakakaloka, ang tanghali yung tapat sa atin dito mga bulit at sobrang ito lang ng mga bahay. Ouch! So ayan mga B, dahil medyo mahirap na talaga yung daanan natin mga B, hindi na natin kayang pasukin yung kaloob-looba ng kasukalan mga B, ay ito na lang mga B, sapat na rin ito para sa ating maitawid natin yung magdamagang pagkain. Yeah. At mga B, ito ay haluan natin ng sardinas para nang sa ganun ay maraming sabaw. Pag maraming sabaw, maraming mga makakakain. Diba, wait lang, B, wait lang. Ewan ko kung mga kapatay ng kuhol ha. Kasi oo, parang medyo mahirap mga B kasi nga napakadelikado yung ating dadaanan. Pero mga B, dahil dyan, aside from dyan mga B, naisipan ko na rin kumuha ng bulaklak dahil kailangan natin sa altar. So ayan mga B, dito maganda oh. Bukuha rin tayo mga B ng water lily mga B. Dahil itong water lily na ito mga B, kaunting kaalaman lang mga B, hindi ito siya native sa Philippines, ito ay native sa South America na dumami at naging invasive sa Philippines. Kaya mga B, kukunin natin yung bulaklak niya para mapakinabangan natin at if... Ang ganda oh, para siyang peacock. Ay. So ayan mga B, ang ganda-ganda ng mga bulaklak. Yan. Kukuha tayo mga binang bulaklak para ipang ilalagay natin sa simbahan. Lavender, wow. Ang ganda pang buki. Actually mga binang nakakatakot talaga dito mag-ano sa tubig. Kasi nga, tawag dito, baka may ahas. Na, hindi natin alam kung anong, hindi tayo sigurado sa place. Baka mamaya may snake. Yan mga B, oh. Yan ang ganda-ganda. Ang ganda. So, ayan mga B, ito na yung ating nakuhang bulaklak na ibibigay natin sa simbahan. So, ayan mga B, tara na. Samahan nyo kami upang balik na doon sa pangpa. Ano natin sila? Hala, ang lalim bakit? Hala! Hindi, bakit pagawa ka sa akin? Ay, napikagal! Ayaw ko lang dyan! Hala, Japit, nabasa ka na! Para makatawid na ako dahil. Kakatikag! Hala, Japit! Oh my God! Hala! Oh my gosh, ayaw ko na, Bin! An-an, punyata kang content mo na to! Ay, may buhaya! Okay, dadyo itlog ko ba sana? Ayaw ko na dyan, mag-ano na lang ako sa kanina. Hello, oh my God! Lord! Ayaw ko na dyan mag-daan. Wala, saan mo yung may daan, ha? Ayaw ko na. So ayan mga B, habang abala kami kanina sa pagkuha ng lamiding doon sa may bandang kanal, ay may natanaw kaming isang komunidad, isang bahay malapit doon sa may ilog, kung saan mga B, napansin namin na parang napakasimple payak yung pamumuhay at napagpasyahan namin magpasilong pansamantala kasi medyo mainit. Pero nung nakita namin mga B yung kalagayan ng mga nakatira dito sa bahay na ito mga B, talagang parang nakakaantig damdamin talaga mga B yung nararamdaman namin kasi nga yung kalagay ng isang matanda mga B is talagang totally blind na talaga siya, 100% bulag na po talaga yung matandang babae mga B. Kaya umakyat kami ng bahay kanina at nakita namin yung kalagayan ng at sitwasyon niya. Talagang yun nga, nakakasad. At ganito mga B, ipapakita natin mga B yung bahay at yung sinanay kung ano yung kalagayan niya at i-interview natin siya. Tara mga B, samahan nyo kami upang umakyat sa kanilang tahanan at sila James Leoncio dito na rin po sa may bandang taas. Ay sila ay ano na rin, abala na rin sa pagtatanong-tanong. At mga B, ito nga yung kalagayan ng bahay nila na malapit sa may bandang Sapa. Kung saan kami kumukuha ng lamiding. Lamiding. Ito si Japit Burika. Hi! So, ito yung kalagayan ni nanay mga B. At ito rin yung asawa niya. Ako? Ano, nahimik ako dito bakla? Makagano ba sa akin? Ito, oh, ginawid mo.
Vulcan ko tuwan lang. Si Japit pagkas dyan dito, malit pa. Bawa? Mga pagkas daw ni Japit dito, malit pa daw si Japit. Ngayon daw, dalaga na. Wow. Dala na. Atlas sa motor eh, dala na. Kukat ka lang. Natawa ko sa'yo. May isa pa rin na kapansanan. So ayun mga bi, talagang ito si Nanay, yung kalagay ni Nanay po, mga bi. Siya po ay, ilang taon na po kayo, Nay? 64. And then mga bi, talagang totally blind na talaga yung kalagay ni Nanay. At hindi na rin siya nakakapagbaba nito sa may papal na ito po. Oo, nakakababa rin. Pero inaalala yan talaga siya mga bi. Ang kalapit po kayo doon sa may ano? Para si Uncle yung magtagalog na salita kasi nga. Oh, katutubo. Katutubong Palawan yung... Ano po, ako na ito po ang asawa niya. Ano pong pangalan ni Nanay? Ang pangalan niya Rodrita. Rodrita? Tapos yung apelido doon niya dyan sa ano, yung apelido doon sa akin, Dalumbi po. Dalumbi. Sa akin, Donisio Dalumbi. So po. Ano anong naging kalagayan niya po? Bakit siya nabulag? Nagkasakit yun. Ah. Nagkasakit. Hindi niyo pa napacheck up? Ito napacheck up, kaso lang hindi daw makayad. Kailangan daw doon daw sa minula tayo. Walang pera. Oh. Kasi wala tayong kakainan sa hirap. Opo. Hanggang ngayon, ganyan na yan, hindi na palagayan na po, hindi na napagamot. Mga ilang taon na po yan ang kalagayan na? Tagal na. Hindi lang siguro mga 40 anyos. Oh my gosh. So ayun mga bi, parang kung ako magtitingin siguro itong baka glaucoma or katarata yung naging sakit ni Nanay. Kasi nga, parang may white patch doon sa may eyeball niya mga bi, sa may iris ng mata niya. Dalawa, at yun mga bi, dahil sa kahirapan niya ng buhay, hindi na rin na ipa-check up. Tapos nung tinry niyo po, nakaraan po ba na ipa-check? Parang hindi na rin gaanong ini-entertain sa hospital. Hindi ini-entertain ng mga taga-hospital. Hindi na daw kaya. Hindi kaya yung condition. Yun po yung kwan. Kailangan talagang dalhin na sa mas malaking hospital para ipagamot yung katarata or glaucoma ba yan? Hindi na kaya? Hindi na pa rin. Bakaya, so sabay Maynila. So, ang sabi po Maynila, yung sa Maynila siya dadagol. Daw po, piran daw yung mata na yan. Sa mata. Maynila, medyo magas doon. Maynila talaga mga bi, kasi nga doon tayo sa may, ano, simple mas magastos pag nando doon. At sa ngayon po, ano po ang madalas yung pinagkakabalahan dito sa bukid? Wala, nagkakain-kain lang po doon. Kasi meron na po ni, doon sa Tula-Tula, sa Sitio Tula-Tula, may kaunting ano ko rin doon, yung tanim din doon, mga saging-saging. Tapos, sa bundok pa yun. Meron niya po yung, siguro mga sobra 10 puno, yung doon sa Tula-Tula. Sa Sitio Tula-Tula. Layo nun mga bi, talagang bundok. So ngayon po, dito talaga, dito lang kayo sa bahay ngayon. Tatlo lang rin kayo dito, di ba po? May asawa na rin. May kapansanan din. So ayun mga bi, aside from kay Nanay, meron din sila, anak niyo po yung may isa pang kapansanan? Yun. Ito, si Ate Alika daw, te. Ate, ito te. Ito mga kapruti, ito si Ate may kapansanan din. Ano yung kalagayan nyo, te? Na ano? Yung kamay. Ayong sa kamay? Sa? Na ano yung kamay nyo, te? O inborn siya or ano? Ano yan, parang nakasumpul ba? Ay, kahit ngayon, te? Oh my gosh. Napa-check up nyo yan, te? Wala? Wala. O, sa kahirapan talaga ng buhay. Isa talaga pinakapangunahing problema pagdating sa mga usapin ng mga pang-medical, mga financial. Kaya minsan may mga kababayan tayo na talagang tinitiis na lang yung sakit, yung hirap pagdating sa kalusugan. Dahil nga sa usapin ng pera. Sumula kaya, po kasing bibi pa siya yan. Yung bibi pa nakasakit. Hindi po kaya polio siya. Nakasakit na siya. So, ayan mga kapruti. Kung halimbawa magkaroon man kami ng pera, baka babalik kami dito with James Leoncio. Babalik ako dito. Babalik siya mga bi. Babalik ako. Para mas marami talagang mapaabot nating tulong. Sa abot ng aming mga makakaya mga bi, babalik at babalik kami dito. Promise yan. So, at mga bi, ito pala yung kanilang bahay, made of light materials mga bi, from dito lang din mga bi, sa palibot-libot yung mga nakuha nila yung materials, yung mga kahoy, yung poste, at the same time, wala silang kuryente dito mga bi, gamit nila is solar lang mga bi, at lampara, sa gabi rin yung iba, at dito rin mga bi, yung sahig nila nanay, talagang medyo ano na rin talaga, medyo delikado na rin siya kung apakan. Kailangan medyo maingat ka rin talaga mga bi. So, ayan po mga bi, kung halimbawa si Nanay maglalakad, siyempre kailangan niya ng alalay. Kasi nga delikado yung sahig, medyo may distancing na yung mga, oh my god, mga sahig.
At ito mga B, dito saan po ba yung ito yung kwarto ni? Saan po yung kwarto ni Nanay? Doon po mga B yung kwarto ni Nanay. So ayan mga B, dito yung kwarto ni Nanay mga B. Ito papagpapag siya talaga mga B, ito dito siya nakatira. At sinamantala na rin na talaga namin mga bi yung pagkakataong ito dahil minsan lang kami makarating sa komunidad na ito mga bi dahil medyo may kalayuan sa bahay namin. At parang pagka at sa nararamdaman ko mga bi, parang itinuon talaga ng Diyos na dalhin kami siguro talaga dito sa lugar na ito dahil wala talaga ito sa plano namin mga bi, pero dinala kami ni Lord siguro talaga sa lugar na ito upang mapakita natin sa buong mundo yung mga kalagayan ng iba nating mga kababayan. At ganito mga bi yung bahay, malapit sa yung sahig. At ito rin yung nipa lang mga bi yung atip. Kaya medyo paggabi dito mga bi, preskong presko dahil nga sa dampa or papag-papag ng mga kawayan mga bi yung kanilang sahig. Medyo presko, and then kahit ganitong tanghali yung tapat, hindi mo mararamdaman na medyo mainit sa loob. Pero dahil gawa nga itong mga bi sa light material, sa mga nipa, mga kawayan, hindi na... Siyempre, dahil nga sa usaping pinansyal, kinakailangan pa rin ng renovation, kailangan pa rin ng... Actually, mga bi, kung mapapansin yung mga bi, dahon na lang ng saging yung kanilang itinatapal sa mga butas-butas ng atip nila, mga bi. Kaya nga, kapag nagkaroon kami ng counting blessings, talagang plano rin namin bumalik dito upang ipaabot din yung aming tulong. So, ito rin si ate, may pamangkin din siya, and... Dalawa sa kanilang miyembro ng pamilya talagang may kapansanan. So tayo kapag umuulan ba dito, talagang tumutulo rin yung bahay? Opo, tumutulo yan. Tinan mo, may saging na yan inaano ko. Tinatapal-tapal? Tinatapal para lang hindi magtulog sa tulugan namin. Pero papagalimbawa po bang ano, kunyari mahangin, talagang nangangamba rin kayo na baka bumigay yung bahay. Pag bumabagyo, like ganyan. Itong nakaraan na gano'n, nagbaha. Takot kami dito sa loob kasi baka iba kayo ito matumba. Oh my gosh. So, kasi doon sa ano, doon sa silong hanggang baywang yan. Yung tubig po. Kala mo dagat yan, sa kanyo ka na yan. So, ano po yung pinakapangunahing pangangailangan nyo dito sa loob ng bahay? Maliban sa usaping medikal. Yung mga ano na, talaga kung... Pagkain. Kung wala kaming bigas, saging, yan, magtiba-tiba kami kung merong ano dyan, kung merong matanda na... Kumisa nga, yung mura pa, tinitiba na namin dahil nga walang pagkain. So ayun mga B, ganito pala yung kalagayan nila tatay at nanay dito sa kanilang munting tahanan na kapag walang bigas, titiba na lang ng saging dyan sa gilid-gilid. At kamuti minsan po, hindi rin kayo nag-ano ng kamuti. Mayroon din kamuti. Kami na kamuti. Yun mga B, yun nga po yung alternatibong pagkain nila pag walang bigas, yung saging at kamote, para maitawid lang yung pangangailangan at yung maitawid yung kalam ng sikmura. So tayo, bakit parang napansin po namin medyo wala kayong masyadong maraming dami? Ay wala, talaga yan, walang talaga, yan na lang yung plato namin. Ito na lang mga B, yung mga kagamitan nila na tatay, and then... Kaldero namin, ilan yan? Dalawa lang yan. Dalawa lang yung kaldero nila, yung galunan. Oh my gosh. Ingat-ingat na tayo mga B kasi medyo baka magbagsak sa sobrang dami na rin namin sa taat. Yan mga B, yung kalan nila. Ito yung kwan, yung mga lalagyan ng tubig. And then, kung mapapansin yung mga B, talagang butas-butas na rin talaga yung atip. So ay mga kaprote, dito na namin na pagpasyang i-end yung aming episode for today's vlog ay... Kung may ano man kami mga bi, may sobra-sobra man kaming pagpapala or blessings, ay amin pong ipapaabot kila nanay at tatay dahil yun nga sa kalagayan ng buhay kay nakita namin na ganito yung mga pangunahing pangangailangan nila sa kanilang tahanan. At the same time mga bi, kung si James, magkakaroon din siya. James talaga. Kung magkakaroon man si James din ng pagpapala, alam ko ipapaabot niya rin yan dito. So, ayan. So, James. Nagalito siya sa akin na. Babalik ako nito sa 25, bigyan ko siya ng grocery. So, ayan mga beans, si James ay nangako na rin magbibigay ng kanyang ipapabot na tulong. Ganun din sa amin mga big, pag nagkaroon din kami, magpapabot din kami dito. At... ano pag magkaroon kami ng blessings, babalik po kami dito sa inyo upang magbigay din kami ng tulong yung mga pangunahing pangangailangan ninyo sa tahanan. So dahil dyan mga P ay mag-end na tayo sa ating episode. And kung bago ka pa lang sa aming YouTube channel, please don't forget to subscribe James Leon Show, Marlon Yang yung vlog, Jeremy Amor, Jopit Burica, Karuka TV, and
Ang Kalaman! So ayan mga B, dahil dyan ay maraming salamat sa inyong panunood at sana nag-enjoy kayo sa ating naging episode. May tawanan, may kaunting kalungkutan at mayroong sumasalamin sa totoong buhay, sa totoong kalagayan ng ating mga minamahal na kababayan. So ayan mga B, maraming salamat. Bye!